Please subscribe to my YouTube channel, Jason's Electronic TV. Hi guys, so meron tayo ditong ayusin na LED TV. Yung brand nito ay CDR King. Standby lang siya dito guys. So, yung problema nito is nag-standby power lang siya. So, yan. So, pinapower on ko. Ayaw mag-power on. So, standby lang siya. So, yung purpose natin dito is ipakikita ko sa inyo kung paano natin siya mapapower. So, di ko alam kung okay pa ba yung LCD nito kasi matagal na siyang nakastock. So, yung gagawin natin dito is ipapapower lang natin siya guys. So, yan. So, yung una natin gagawin dito guys is magbo-voltage check tayo. So, yan. So, yung black probe is nasa body ground ng LED TV. So, una natin i-check is dito tayo sa secondary supply. Dito sa may diode na to. Dapat meron dito ang 12 volts. So, yun. Yung 12 volts niya is present. So, yan kung makikita ninyo. Present yung 12 volts. Present din yung 1.5 or 1.8. 3.3 present. So yan, 1.8 present. So, dito tayo sa may backlight driver. So, meron siyang 20 volts. So, okay siya guys. Banda ron. Meron siyang 5 volts present. Volts dito present. So yun guys, kung mapapansin natin dito, lahat ng voltage dito is present siya guys. So yung gagawin natin dito is parang nahuhulaan ko na guys yung problema nito. Kasi lahat ng mga voltage dito is present naman siya. So, hindi naman siya nag-fluctuate. So, meaning stable yung ano, yung voltage dito. So, yung possibility na problema nito guys is nandito sa ano, sa malaking IC na to. So, lalagyan natin siya guys ng flux. So, yun. Lalagyan natin yung ano, yung mga paa niya. May possibility kasing cold solder siya guys, kaya hindi siya nagpa-power. So ito na guys, ihahot air na natin siya guys.
kailangan mapainitan natin siya ng mabuti para hindi siya mag cold solder. Okay guys, kung mapapansin natin, mainit na siya. Kailangan talagang painitan itong IC na to kasi matagal na siyang na-stuck. So, yun. Papapower lang natin siya guys, para pangdagdag content na din. Kahit hindi naman siya totally na maayos, basta mapapower lang natin siya. So yung purpose kasi nitong video na to is may pakita natin na bakit ba nag no power yung TV na to. Chinik naman natin kanina, wala naman siyang ibang piyesang sira. So kaya yung ginalaw lang natin dito is itong IC na malapad. Kasi ito nagko-control ng ano, ng pagpa-power niya. So yan, pinainitan natin siya ng hot air. Kailangan lutong-luto siya guys, para yung lead na kumakapit sa mga pins ng IC na to is maluto yung lead, para mas kumapit siya guys. So inuulit ko guys, yung ginagawa natin ngayon is para lang mapapower natin siya. Para din to sa mga baguhan pa lang na technician. So itong video na to is para sa inyo guys. Yung mga marurunong na nito is skip nyo na lang guys. So yan, pinainitan natin siya. Pati yung mga resistor dyan, pinainitan din natin. So yan. So, iti-testing na natin siya guys. Ikino-connect lang natin yung LVD is connector para makita din natin kung okay pa ba yung LCD na nakakabit dito. Kasi matagal na to guys na TV. Na-stuck lang dito. So, tinesting ko siyang ayusin kasi para pangdagdag content na din. So, yan. So, yan. I-connect na natin yung LVDS connector. So, iti-testing na natin siya. Sasaksak natin siya, guys. So, yan. Nag-standby power na siya. So next naman natin na gagawin is pipindutin natin yung power button. So yan. So kung mapapansin natin guys, nag-green na siya guys. So yun. At umilaw na yung backlight. Sana naman okay pa yung LCD niya.
So yun guys, may tama na yung ano, yung LCD niya, may mga bilog sa gilid. Tsaka meron siyang mga lines. At white screen lang siya guys. So yun, so hindi na tumaayos na LCD. So dito na lang guys. Salamat sa panonood.